Yun mga kabuting ting, welcome back again dito sa Daddy Buting Ting's Mini Aviaries. For today's video, eto mag-road trip tayo dito kasama yung pare kayo natin na si Ninyo Pingal. Pare, yan o. So mag-aviary visit tayo ngayon kasama yung pare kayo natin sa mga kaibigan natin, mga tropa natin nag-iibon kay Sir Jeff. Ayan, dalawang Sir Jeff yung pupuntahan natin ngayon pero hindi Sir Jeff de los Santos. Ayan, next time pa tayo babalik dun sa kanya. So ngayon eto, papasok na kami dito ng NLEX. Ayan, so pupunta natin yung mga magagandang ibon nila Sir Jeff. Sir Jeff Fajardo. Ayan, bibisitahin natin yung ProShine Aviary Aslagan. Ayan, pasok muna tayo. Ayan na mga kabuting ting, naririnig nyo na yung mga huni ng mga lovebird. Ang laki ng aviary oh. Ay, eto na si Sir. Eto si Sir Jeffrey Fajardo mga kabuting ting. Ayan. Basta po. Ayun. So eto, nandito tayo ngayon sa ProShine Aviary Sir Dama. Aslagan. Aslagan. Ayun, nakikita ko na rin yung mga post dito mga kabuting ting. So eto, sisilipin natin yung mga alaga ni Sir Jeffrey dito eh, no? Napakalaking aviary, malaki pa sa bahay ko mga kabuting ting. Maliit lang sir. Ayun, kapangpangan si sir mga kabuting ting. Kapangpangan din ako, half breed lang eh. Ito mga kabuting ting, papasok na tayo dito sa breeder section ni Sir Jeffrey Fajardo. Ayan, itutur tayo ni Sir Jeff sa mga pangmalakasan niyang breeder dito. Apa. Ayan, so sir, asan ba yung mga pangdiinan natin na DF dito, mga Dan Palo? Ito yung mga breeder ko sir, mga Dan Palo. Ayan. Ito nakuha ko yan nung last, nung 2019. Yung hen nakuha ko kay Tuan Arellano, tapos yung yan, yung visual nakuha ko sa Cavite. 3 years na itong mga ibon na ito dito. Oo sir. Pambaga sir. Return investment lang sa mga dyan sir. Ang dami na nilabas ito. Oo sir. 3 years ng breeder. Tapos ito, 200 Arellano rin ito sir. Eh tingnan nyo naman, pati ko lang nakapad lang. Actually sir, kahit naka-aviary rin na. Kinapad lang ko yan sir para yung mga ayan. Ano yung mga ibon hindi na i-stress kung sino-sino. Ah, oo. Ako lang ang pwede tumingin sa mga ano. So kahit yung mga aviary man mo sir, yung mga tagapagpakain hindi nasisilip na, ano. Oo. Para maiwas na may stress yung ano. Sa bagay kahit para tayo mismo breeder, hindi natin masyado nasisilip eh, no? Oo, sir. Kasi mag-effort pa tayo magtuti. Kaya ako, hindi ko lagi tinitingnan. Oo. Minsan, madalang lang ako kung kailangan silipin. Doon lang sumisilip. Yun, tips yun. Mga kabuting tayo, maglagay kayo ng padlock. Kung hindi nyo tigilan yung sarili nyo. Tapos, sir, yung... Yan, yung mga ito. Ito yung mga ibang anak nila, sir. Ito, ang story nito, last 7 months, 5 months ago, hindi... kailan lang, yung nung 5 months na siya, pina-reserve, tapos hindi kinuha, galing lang sa possible yan eh. Ang ginawa ko, inayaan ko mag-breed sila, hindi ko sukat na apply na magpapalabas sana ng tatlo, kaya lang hindi nabuhay yung dalawa. Ito yung isang, kaya nopadan yan. Pero yung mga tatlong kapatid niya, siguro, bali galing na lang sila sa possible to possible, papamigay na lang siguro sa mga kaibigan or hindi ko na pwedeng i-dispose yan. Gagawin ko na lang siguro mga seater na lang din. Seater oh? Possible dan ha? Buting-ting seater lang dito. Possible to possible. Ito naman yung mga galing sa sir, kaya islip. Yan, anak ng yan. Anak ng short split yan galing kay Tuan yan. Tapos ito sir, ito yung mga anak niya visual yung isa no sir. Oh, sir.
green dunhen. Green dunhen, no? Ito naman, sir, ito yung ano, itong dalawang ito. Oh, and then ito, apa, green dun, no? Apa, yan. Tapos, ito po yung mga anak nila. Green lahat, sir, no? Oo, nagpapalaki siya ng green. Hindi siya nakasplit sa blue, no, sir? Oo, oh, okay. No? Mas malakas yung karga ng ano, ng green. Mm. Pero split par blue po lahat. Oo. Tapos, ito po, meron ako dito na para sa akin, money maker o ano, naging lang. Ito po yun. Ito, dapat makukuha sa export ko eh. Kaya lang ang nangyari, nabully yung mga kasama niya, sinukayong kuko, natanggal yung isang kuko niya. Ang nangyari siya, ginawang breeder ko na lang. Tapos yung hen, par blue ewing opa, possible split dan. Kinuha ko rin dun sa legit na breeder. Kaya lang ang nangyari, ito ay ang istorya nito, sir. Hindi siya nagpalabas ng visual yung hen. Ang nangyari, ang blessing na dumating sa atin dito, ayan po yung mga anak niya. Monthly nag-itlog po siya. Ito po yung mga anak niya. Ito mga buting-ting, money maker to, parang bangko. Ito po yan. Withdrawin mo na lang dito. apat po yung nilabas niya. No, yan o kapatid lahat yan, sir. Ito yung first lot na nilabas niya. Oh, ganda o. Green saka par blue. Opo, 5.5 months na po ang mga yan. Tapos sumunod, nangitlog na naman siya after a month, sir. Ito yung nilabas niya. Yung mga wala na yun, nabenta na po yung mga kasama nila. Ayan po, nasa 4.5 months na yan. Opo. 4.5 sa 5.5, pwede talagang matli lang, sir. O, papakita ko sa iyo. Peter lang, no, sir. Sir. Ito, 3.5 months, sir. Ayun, no, tunod-tunod, o. Anak kasi, ito, sir. Nagpapakita kasi ako, eh. Ito pa yung kailan lang pinost ko, kaya ito ang gender pa. Hindi pa na pa-gender to, eh. Yan po, 2.5 months. Ito yung pinakalitas ng anak nila. Hindi pa, sir. Ito pa yung pa. Hindi na uubos, ha. Ito na. Natin. Ito na, naka-nursery pa yata. Ay, hindi, naka-seater pa. No, naka-seater pa, sir. Ayan po. Itong dalawa, sir. Kasi yan, anak nun. Kasi hindi ko pa yan, eh. Ito po yan. May leg band na. Kasi pag Dan Palo, naka-leg band siya ng black na aslagan prosyay. Ito yung dalawa, sir. Tapos yung dalawa, meron pa. Ako po dito. Ayun, meron pa dun, no? Pang-anim na yun. Yung kapatid pa niya. Pang-anim na yan, sir. Mag-split-flat pa, sir, ha? Tatlong-tatlong. Sir. Ito po yung tatlong kapatid niya. Pakita ko po, ilalabas ko. Sige, ito po yan. Kaya lang, binakbak na ng poster. Ayun po. Parang chicken joy yung katawan. Oo, yun lang ang problema sa atin. Minsan, binabakbak yung mga, madalas binabakbak yung mga teacher nila. Ayun po, sir. Bali, lima po sila. 1 month na po yung mga ito. Ang bilis dumami. Parang Tapos meron po sila. Parang itik. Ang pinaganda po, sir. Ito po yung ito po yung breeder ko. Kapag palabas na po ng 1 month, no, sir? Tignan niyo po yung bago. Ito po yung breeder, yan po. Ayan, dami na naging alak na ito. Sulit na. Yan, ito po, sir. Silipin mo ngayon yung niya. Yan, silipin natin. Yung mga anak niya, sir. Laging lima yan, sir. Ayun, no. Meron na naman po. Pero, sir, yan? Mga perfil lahat. Oo, sir. Perfil lahat. Baka bukas. Baka bukas. 10 days na bukas yan, sir. Ililipat ko na sa mga teacher. Poster na ulit. Ako, bilis dumami. Pagka may pa-poster, ano? Sige mo, sir. In 7 months na simula nag-ano siya, na itlog siya, sunod-sunod po. May different, ha? Oh, sir. Dami, no? Metal. Sir, baka magkakaroon naman siya. Itong breeder na ito, mga kabutingting, yan dalawang ibon na yan, nakapag-produce na ng napakaraming ibon. Ito, bilangin natin. So, meron tayo 4 doon. Tatlo. Nasi diba, sir? Kaya lang nabawasan na lang po. 7, 11, 14. Anak niya ba yun nasa baba? Hindi na. Mga 11. Tapos dito, meron tayong ilan, sir?
Meron tayong 13, tapos doon meron tatlo. Tatlo, sir. 16. Tapos nag-split pa siya, sir. Meron pa. Double cut. Double cut siya. Isipin ba, nabigla nga ako, biglang nanganak. Pagka-alis ko dun sa ano, sumunod yung ano, sumunod yung tatlo. Double cut. Double cut pa, mga kabuting. Ito, sir. Ayun o. Ayun o, palay na naman o. Back-to-back o palay po kasi, sir. Ayan po, magkakapatid po yan. Ilan yan, sir? Tatlo, sir. Tatlo, then meron na tayong ilan nun. Ayan. 19. 19 na ibon, nakakabuting ting. Galing lang sa dalawa yun, ha? Opo. Sa isang breeder. Ganun kabilis dumami kapag naka-poster. No, sir. Kaya ako, sir, yung mga poster ko, umaabot po ng ano, kung bilangin mo yung mga poster ko, dito sa training, yun, meron pa dun. Kung may dipipenta na yung mga poster ko. Saan pa mo? Ginagamit ko lang sa mga dan. Sa mga dan lang, sir. Sulit na to, ano, sir? Ang dami na naging anak. Ah, ito, nandito pala, yun. Opo, ang dami na naging anak na ito, umutin ko. Diba, itong dalawang ibon na to, garawin nyo, meron na naging anak na 20 na siguro, no, sir, dahil na-out na yung ibon. Sa bilang ko, sir, nasa ano na, pang 35 na yun. Pang 35 na. 35 heads, makakabuting ting, galing dito, apakadami. Kaya, ang bilis magparami ni sir dito. Mamaya, hingi tayo ng tips sa kanya kung paano ba mag-produce ng ganun karaming ibon, no? Biruin nyo, isang breeder lang, 35 heads yung na-produce niya, di ba? Mamaya, kukuha tayo ng magandang tips dito kay Sir Jeffrey. Yan. Ito naman, sir, mga pain fallows mga to. Mga upo pain fallows. Yan, hindi ko na ginagamitan ng feeder yan sa kanila na mismo, ano, sila mismo yung bumubuhay dyan, sir. Ayan po, mga magkakapatid po yan. Mga Parblue Ewing Opa, Split Tail Fallow. Yun, at saka Tail Fallow, Opa Tail Fallow. Back to back Opa yung mga parents. Mga ano to, mga Project Opa Tail, mga Opating Tail. Mga Split Tail, at mga Visual Tail na Opa. Ayan, dito lang yan sa ProShine Aviary at Lagan. Personador din pala si sir. Ang ganda ng perso ni sir. Actually, sir, nauna ako ng perso eh. Bago ako nag-pain follow at saka dan follow. Ganda ng perso ni sir, oh. Ito, kapag-pain follow, mga kapusin sir. Ayos na. Ayun, nakakababa na pala eh, oh. Oo, sir. Violet, kapag-pain follow. Ayan, ang ganda, oh. Ayan pa. Ayan, kapag-pain, oh. Parang dan na rin yung kulay niya. Hindi na, sir. Oo, sir, mali eh. Hindi na ang kulay. Ito mga split tail na sir. Sir, yan. Pagkano ko yung split tail. Asan yung breeder natin dito? Ito sir na. Ito po yung breeder. Yan yung sir. Yan yung ano. Tsaka po ito. Yan yun. Yan isang dalawang yan sir. Ito mga buting ting. May pa-lunch pa si Sir Jeffrey. No? Dito muna kami sa opisina niya. Kain muna tayo dito, lunch break, and then balik tayo sa Asia rin, sir, mamaya. Turo niya pa tayo sa mga pamalakas ang ibon niya. Kain po tayo, sir. Ano mga sir, mga kaibon.